Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong insight, no. So pag-uusapan natin dito guys si EPBI. So check muna natin guys yung mga news kung meron siya. So dito wala naman wala luma pa rin. Check ko rin dito sa Manila Bulletin, wala siya dito. Yung Enquirer, luma pa rin to. June 26, 2020. So sa Manila Times wala. Sa The Times, sorry. So, Atlas. Wala. So, The Star. Check ko nga. Parang hindi ko na-check to. Ito. Check natin guys, no? Wala. Sa Converge pa rin to eh. Converge. Wala stocks. July 30. Index. Luma pa rin to eh. Yung listing dito ng June 26. Check natin to kung ano to guys. Hindi ko din biloksan to eh. Wala hindi to. Wala siyang mga bagong news, no. So dito lang sa July 16 yung annual meeting nila. So, check nyo lang ito guys sa PSEI. Yung sa PSE Edge, no? Meeting nila. Kailan ba? Notice of annual meeting, August 28, 10 a.m. So, check nyo lang yung mga pag-uusapan dito, mga agenda. Lagi nyo lang check lagi guys yung, ano, yung PSE Edge, no? So, guys, ako kasi, guys, more on technical lang talaga ako, guys. So, kung makikita niyo yung fundamental, tumitingin-tingin lang din ako ng news, pero hindi ko na masyado yan inaral yung, ano, yung fundamental. So, sa akin kasi, fundamental ko kasi is 10% lang. So, kapag may nakikita kong maganda, yun, inaral ko ng konti, pero more on technical ako, guys. So, guys, bago natin simulan yung technical, please don't forget to click a positional traders na PH. So, sa mga newbie, sa mga bago na sa stock market, may nakahanda akong para sa inyo para malagdag naman yung information nyo or mga knowledge nyo or skills nyo. Check nyo tong buy signal lesson, guys. So, sa uptrend, downtrend, sideways, nandito yung mga strategy kung paano ka bibili, paano ka mag-entry, paano ka magka-cut loss. Nandito guys, check nyo lang. So, ang cut loss level natin, 3%, 5% lang ng buying power natin. So, kung hanggat maaari, 1% mas maganda, no? Pero kung sa mga 50,000, 3%, 5%, okay na yan. So, sa akin kasi, ang entry point ko lagi is 50,000, no? Kasi ano lang din yan, 10% ng ano ko, 10% ng buying power ko. So, 3%, 5% ako dyan. Kumisa na lumalagpas ng 6%, no? Kapag napaghulihan sa cut loss. So, check nyo lang guys dito, guys, no? So, simulan natin yung technical nito, yung analysis natin. So, nilagay ko lang sa 1 hour kasi hindi, wala akong makitang sa day. So, check ko lang to. Parang first time ko ata itong basahin. So, ito lang guys, tinitingnan ko. So, itong chart na to, naka, ano na siya, 39 candles. Check natin guys ha. Yan, hanggang dulo. 39 bars o 39 candles, 13 day, no? So, 13 day yan. Ngayon, ang ginawa ko kasi dito guys, inati ko lang to. Kasi, kung dito naman, susukatin ko yan, 35 bars, 12 day, no? Yan, ang purpose ko lang bakit ko inati yan guys. Kasi kung kukunin ko kasi dito, ang hirap, no? Masyadong malaki kahit yung Fibonacci retracement, mahirap kunin. So, ang plano ko lang dito ang kunin, support and resistance, no? Ngayon, dahil sa kalahati, na-break niya to, so possible magkakaroon ng sideways, no? Ang tinitingnan ko dito, sideways. Pero tingnan natin yung support and resistance. So, ito, yung area na to, ayan. Diyan ko na lang kunin yan. Yan, resistance. Yung support niya, itong area to. Itong area. Yan, area na yan.
Support, palitan natin, guys. Yan. Tapos gawa pa tayo ng isang ito. Itong Evan na kasi second din sa dulo. Wala tayo makuha tayo ng ano dito. Wala tayo masyado makuha na magandang data kasi unang-una, ano pa to guys eh. Kumbaga, so, ito guys ang nakikita ko dito ha. Ang pakakabasa ko lang dito. So, kinukonsider natin tong, itong button na to na resistant. Yan. Dahil gawa ng candle na to. Hindi ito tumuloy, pero ito, sakto lang. Ito. Consider natin na resistant yan, guys. So, pero ito, hindi ito ganun kalakas na resistance. Kaso nga lang, nangyayari kasi dito, nauuntog siya, oh. Nauuntog siya. So, possible, magsa-sideways itong area na to. Ngayon, dahil nakita natin kalahati lang, itong area na to. Kalahati lang niya. Kasi kung ang overall, titingnan ko talaga, downtrend, guys. Overall ito, downtrend. Chinek ko lang yung kalahati nito para makakita lang tayo ng ano, ng trend. Tapos, pagbabasihan lang natin dito, support and resistance. Ngayon, just in case bumaba to, diyan ka bumili, bumaba, ilang percent? 10%, masyado malaki, guys. Kapag tumaas naman, click natin, 4,469%, no? Kailangan, mabasag kasi muna itong anong area na to. Kasi sakali, dito ka nakabili, kailangan mabasag to. Kapag hindi mabasag yan, babalik yan dito or didiretso yan dito sa support. No, sa support level na to. Ito ang pinaka-support level niya. Ang hinahanap ko kasi dito, guys, ang pangit kasi dito sa ganitong stock kasi, guys, kapag yung titingnan mo yung history mo, ang history nito, tingnan mo yung history nito, ito na yung pinakasagad na support. Wala ka nang mahanap na ibang support. Kaya ang pinaka dapat mong iwasan dito kapag ganitong stock na walang support na previous kundi ito lang, kapag ito nabasag na support na to, kawawa ka. Hindi mo kasi alam kung saan pupunta yung presyo. Hindi mo alam baka pumunta ng 10, baka pumunta ng 5. Unlike dito, kapag pataas, nakikita mo na may mga resistant na previous. May mga resistant ka na previous. Dito sa napapansin yung resistance. No, tulad nito, resistant pa tong area na to. Yan, no? Yan, resistant. Nakikita mo na magkakaroon siya ng mga resistance. Kaso nga lang, yung support nito ang mahirap. Kaya kung hanggat maaari, guys, iwasan nyo na muna to sa EPBI. Ngayon, kung naipit ka, actually, kung naipit ka, ito lang nakikita ko dito, guys. Ang medyo sakaling ipit ka. Kung gusto mo bumili, ah, ito, guys, oh. Sabi na, i-consider ko ng ganito. Yung ano, i-consider ko to na ganito, na style. Masyado mataas dito eh. Dito na lang. Yan. Yung dalawa. So at least dapat 3 points kasi ito eh. Yan. Ganyan guys. Kukusider ko na lang ganyan. Na downtrend kasi ito guys. Downtrend. Kung mapapansin nyo sa downtrend, yung topic ko dun sa buy signal lesson. Kapag downtrend guys, ang ano dyan, ang discarte lang dyan, kailangan, bili ka dito sa lower low, just sa lower low, maximum 19%, no? 5% sale ka na, guys. Ito, 10, ano nga, oh, 9%. Sa akin yan, kapag lower low, buy ka dito sa lower low, sale ka na ng 5%. Tulad nito, di ba bumaba pa? Lower low ulit to. Itong area na to, lower low. Lower low. Sukatin natin kung bumili ka dito sa level na to. So, 12% yan. So, ibig sabihin, kung 9% to, pwede ka mag-range ng ano, ng mga 8% kasi 12 to 9 8 or 7 ayun ito naman sabi hindi kasi natuloy ito sa lower low ito ang kagandahan dito ang nakikita ko kagandahan kay EPBI hindi na siya umahalik dito sa downtrend na lower low no hindi na siya lumabas na dito siya sa downtrend sa temporary downtrend to guys ha pero kapag overall hindi siya ano overall downtrend siya, pero ito, temporary downtrend to kasi kalahati lang kinuha natin. So, possible, ang nangyayari dyan, sideway lang muna. Dito sa range ng 16.10 o 16.09 or
hanggang sa 13.70. Yan ang laro. Ano bang pinakamababa na to? 13.54. Diyan lang muna ang laro niyan. So, kung sakasakali, naipit ka talaga, ang pinakamagandang the best kasi dyan, para sa akin, ako akong mag-decision kapag naipit, 50% na agad. Yun yung ginagawa ko dati. Yun yung ginagawa ko dati nung naiipit ako, nung bago pa ako. 50% agad. Cut loss agad yun. Tapos yung 50% yun, kailangan makabili ako, makabawi ako, makabili ako ng isang stock na paakyat, yung uptrend na talaga mismo. Yun lang guys, hanggat maaari, huwag muna kayong bumili kay APBI. No? Hanggat maaari. Yun lang muna yung mga insight ko. Yung support and resistance, dyan naman na maglalaro yan. Hintayin lang natin kung magkaroon pa ulit ng lower low. Kapag wala, mas maganda, dyan na maglaro yan sa level na yan. Okay guys, I hope guys na may na-share akong idea. Comment kayo sa baba kung kailan pa natin to, kailangan pa ba natin itopic na isang beses pa, no? So para maiwasan natin yung ibang kababayan natin na malos. So ayoko din kasi nakakita na lalo sa group ko, sa dun sa Facebook Messenger namin, may nalulos, no? Guys, thank you guys.